So yun mga boss, no? Dito si Kapanalig, si Idol Yo! Louie. Nagkausap na kami. Support natin si Boss Richard. Pero syempre, support nyo rin ako. Subscribe kayo sa akin, Louie TV. Mga boss, magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga, magandang araw, magandang hapon. Bahala na kayo kung anong oras niyo panoorin ang ating video. So, kumusta kayong lahat? Andito na naman po ako, si Boss Richard, ang iyong lingkod. So, yun mga boss, kumustahin ko lang po sana ang ating mga nagbi-business dyan, ng battle business. Kung kumusta yung kinita ninyo mula noong bago magpasko hanggang natapos yung bagong taon. So, yun din po yung mga boss ang pag-uusapan natin ngayon. Ipapakita ko sa inyo ang estimated income mula nung bago magpasko. Mag-start tayo sa December 23 hanggang natapos ang bagong taon. So, yun mga boss, no? Ituloy na natin ang ating pag-uusapan, ang ating vlog sa araw na ito. Pero bago ang lahat, mag-time check muna tayo mga boss. Ang oras natin ngayon ay alas 9 ng umaga. Ang atin namang araw ngayon ay Linggo. Bago naman tayo tumuloy doon sa ating vlog, meron sana ulit na pakiusap si Boss Richard na sanay sa mga lahat ng mga bago dyan. Baka pwede natin i-subscribe at i-hit na rin natin ang ating notification bell para updated kayo sa mga bagong upload ni Boss Richard na video dito sa Battle Business. So yun mga boss, tuloy tayo doon sa pag-uusapan natin regarding dito sa income, earning income. Ang ipapakita ko sa inyo ngayon mga boss, dito sa ating vlog, ito'y estimated income lamang. Kumbaga hindi talaga tayo lalayo doon at hindi rin naman tayo masyadong bababa na doon. So yun mga boss, start na po tayo. Sana panoorin mo ng buo ang ating video mula umpisa hanggang dulo para malaman ninyo kung magkano yung income natin or kinita natin. Okay, let's go. Pag-usapan na natin. So yun nga mga boss, no? Ipapakita ko sa inyo kung magkano yung kinita natin. Mag-start tayo ng December 23 hanggang December 31. So ngayon mga boss, no? Ang estimated income ko noong December 23 is 2,700. Ang estimated income naman na kinita natin noong December 24 is 3,500. So yun, next natin mga boss, December 26 kasi wala tayong pasok noong 25. Siyempre, Pasko yun, rest din natin yun. So, dito tayo ulit mag-umpisa sa December 26. Ang estimated income naman natin is 3,200. So yun, kinabukasan, December 27, medyo bumaba tayo ng konti. Yun, ang estimated income naman natin ay 2,700. Ang susunod na araw naman, December 28, ang kinita naman natin ulit is 2,800 ulit. So yun, tuloy tayo doon sa December 29, ang kinita natin is 3,100. Ngayon naman, ang sumunod naman, December 30, medyo lumakas tayo ng konti, kaya medyo kumita rin tayo ng maganda-ganda. Kumita naman, ang estimated income naman natin noon ay 4,000. The rest, noong December 31, last day, hindi naman tayo full day na nagtrabaho dahil nga 31 na yun, kinabukasan, kinagabihan is New Year na, pero kumita pa rin tayo ng 4,080 ang kinita natin. Lahat ng sinasabi ko sa inyong kinikita dito mga boss is ulitin ko lang po, estimated income lang po ito. Based lang po doon sa pininta namin start noong December 23 hanggang December 31. So yun mga boss, pag tinotal po natin ay umabot po siya ng 26,180 ang kinita natin sa loob ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa loob ng 8 days. So yun, nagulat kayo dahil malaki. Sa tingin ninyo, malaki ang kinita. Pero, ito mga boss,
itong 26,180, ulitin ko, estimated income lang po ito. Hindi tayo lalayo dito at hindi rin tayo bababa dito masyado. So ngayon, ang gagawin natin naman mga boss, ibabawas pa natin ang ating expenses dito. Ibabawas natin ang ating expenses. Umpisa natin mga boss doon sa sweldo ng mga tao. Kasi lahat kailangan, tulad kayo sa mga nagbibusiness ng battle business dyan, alam nyo naman siguro yung mga proseso, bukod na lang doon sa mga baguhan, kasi hindi pa nila alam yung mga pasikot-sikot dito. Kailangan talaga mga boss, kung magkano yung kinita nyo sa loob ng isang araw, ibabawas nyo doon yung sweldo ng tao, pagkain, maintenance ng sasakyan, at syempre, yung upa ng bodega. Bukod doon, siyempre, nandun pa rin yung tubig, nandun din yung kuryente. So, di ba? Ang dami nating ibabawas, ang daming maintenance na kailangan natin ikakaltas dito sa ating kinita. Ang lahat-lahat ng maintenance na inaikaltas natin dito sa 26,000 is umabot siya ng 10,000. Lahat, mga boss. So, nagulat kayo, laki. Yun nga, ang sinasabi ko nga sa inyo, lahat, kasama na doon yung sweldo ng tao, pagkain, maintenance, ang sasakyan ang ginagamit ninyo, siyempre magagaas kayo, at saka yung upa ng bodega, at saka yung tubig, at saka kuryente, kasama na doon. So yun, ang natira nga is 16,000 ang natira sa kinita doon sa loob ng 8 days. Estimated income natin yun. Hindi siya actual talaga na kinita. Yun nga, hindi tayo lalayo, hindi tayo tataas masyado, hindi tayo bababa naman masyado dito sa pinapakita at sinasabi ko sa inyo. So yun mga boss, sana sa mga ibang mga nagbi-business dyan, baguhan pa lang dyan na mga nagtayo ng battle business. So yun nga, paalala ko lang sa inyo na kailangan sweldo, maintenance, pagkain, upa, tubig, kuryente, kailangan ibawas ninyo doon sa kikitain nyo sa loob ng isang araw or sa maghapon para malaman ninyo kung magkano talaga yung actual na kinikita nyo araw-araw. Kasi pag hindi kayo nagmo-monitor ng ganun, walang mangyayari. Kaya tulad na ulitin ko, tulad sa mga sinabi ko noon na dito sa battle business is marami siyang pasikot-sikot. Marami siyang ginagawa at bukod doon, kailangan marunong kayong mag-budget or mag-compute. Kinita nyo sa loob ng isang araw at siyempre kailangan ibabawas din ninyo ang lahat ng gastos. So yun mga boss, muli akong magpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel at sa lahat ng mga viewers ko. So yun, gusto ko lang i-shoutout kayo lahat. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Kahit saang sulok man kayo ng mundo o sa Pilipinas. So yun, maraming salamat po sa inyo ulit. So yun nga mga boss, sana sa lahat ng mga makapanood dito sa aking video, mayroon kayong matututunan at mayroon kayong makukuhanan ng experience or makukuhanan ng idea dito sa ginagawa natin dito sa ating battle business. So muli, maraming salamat sa inyo lahat. At mayroon din pala akong isa pang pakiusap sa inyo mga boss bago natin tapusin ang ating vlog. Sa mga bagong viewers natin dyan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, huwag nyo naman kalimutan i-subscribe ulit. Huwag nyo rin kalimutan na i-hit ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na upload natin dito sa ating battle business. Muli, ako'y magpapaalam sa inyo at magkita-kita na lang tayo ulit sa susunod ko na vlog. Ako po pala ang inyong lingkod, si Boss Richard, at lagi nyong tatandaan na kayo ang boss ko. So, bye-bye! Maraming salamat!